Top 5. Number 1, put your records in order. Number 2, establish your financial identity or identities. Number 3, identify possible multiple sources of income. Good evening! Magandang araw sa inyo lahat. Armand Benko po of Peaceabilities here in CBRC.tv. Magandang araw sa inyo lahat. Sana maayos ang umpisa ng second week of 2021. Baka may hangover pa of 2020 holiday season. Eh, gusto natin ibalik kayo ngayong habang medyo sariwa pa ang pagpasok ng bagong taon. Our topic today is our financial planning for 2021. Bago pa man mga lahate ang taon ng January 2021, eh minabuti natin, madiscuss natin tong financial planning for 2021. Okay? So, to start off, lima lang, top 5. Maaaring para sa inyo, meron pa madadagdagan dyan as far as mga kailangan gawin in planning for your financial matters or yung mga ibang aspeto ng inyong buhay, physical, sa health, spiritual, mental. Ito, financial aspect of our lives. Top 5 na galing sa inyong lingkod, I think na dapat priority for this new year. Lalo na nandito pa tayo sa bagong taon. Ramdam pa natin, though sa kalendaryo ng simbahang Katoliko, ordinary time na after nung last Sunday. Top 5. Number 1, put your records in order. Number 2, establish your financial identity or identities. Number 3, identify possible multiple sources of income. Number 4, learn and be comfortable being online or yung mga digital activities na ginagawa natin. Hindi ho pwede na, hindi ako sanayin dyan sa computer, sa internet, kasama yan sa top 5. Learn and be comfortable. And number 5, let's rebuild our investment endeavors or objectives. First thing to do, dapat maayos nitong first week of January or first few weeks of 2021. Put your records in order. Number 1, yung inyong mga personal identifications. Ayusin nyo po yung mga government-issued IDs nyo. Naalala nyo ba noong unang palo ng mga lockdowns, mga quarantines, na kailangan magbigay ng ayuda? Nagkaroon ng mga problema sa pagbigay ng ayuda? Primarily because of that, personal identifications. Sa isang barangay, merong hindi nabigyan, merong dobling nabigyan, merong nagkamali na nabigyan. Kailangan kasi properly recorded ang inyong existence mula sa inyong barangay hanggang sa pagiging completely Pilipino. So, the government issued IDs. Kung medyo may problema po kayo dyan, now is the best time to really put them in order. Second, personal financial statements. Ngayon, nag-uumpisa tayo sa ating financial journey in 2021. Yung ating mga guides or maps, our personal financial statements, dapat binibigyan natin ng pansin or oras yan para maayos. And of course, yung pagpaplano natin sa mga big ticket items that we want to acquire, purchase, whether this year or the coming years. I want to discuss yung personal financial statements. Hindi po ito pang accountant. Hindi nyo kailangan mag-aral ng accounting excuse me, para magawa ito. Yung statement of assets and liabilities, yung personal balance sheet. Tatlo po ang aspeto niyan. Yung pangatlo is just an equation or a result of the first two. Una, yung assets. Ano po yung assets? These are the items that you own, kayo may-ari, has value, merong halaga, at pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao.
kayo dapat ang may-ari. So kung naglarenta kayo ng bahay, hindi kasama yon sa inyong personal assets. Kailangan kayo ang may-ari, merong halaga at pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao. Yan ang inyong mga assets. Lista nyo po yan, langyan nyo ng kaukulang halaga, anong halaga, kung magkano nyo mabebenta. Hindi kung magkano nyo nabili or kung magkano nyo gusto ibenta. Dapat kung magkano, tawag nila doon market value, kung magkano talaga realistically mabibili siya ngayon. Liabilities naman, what you owe. Yung assets, what you own. Liabilities, what you owe. Utang. Ha? Ito, kailangan nakalista rin ang formal and informal na pinagkakautangan nyo. Ang ilalagay nyong amount, yung balanse ng inyong utang. Hindi kung ano yung original amount na inyong inutang. Yung balanse ng inyong pinagkakautangan. Yung net worth, yan yung sagot kapag kayo tinanong magkano kayo ngayon. What is your worth? Magkano ang iyong halaga? Hindi po yan ang inyong sinasweldo. Yan ay ang inyong assets, kung ano ang halaga niya, ibawas yung balanse ng inyong liabilities, yan po ang inyong net worth. Kung magkano kayo at this particular period. Okay? Sa assets, medyo suriin yung mabuti ang inyong mga pagmamayari, ihati nyo sa dalawa, yung ginagamit at hindi ginagamit. Ulitin ko, what you use and what you don't use, but it's still there. You own it, you possess it, but you're not using it. Doon sa mga used items nyo, i-breakdown nyo pa further, ano dito sa ginagamit ko yung talagang kailangan ko? At ano dito yung gusto ko lang na ginagamit na ari-arian ko? From there, you can appraise already assets na hindi ginagamit. Ano ang pwedeng yung gawin? Kung hindi itapon, baka pwedeng ipamigay. Your trash can be somebody else's treasure. Your not being used assets or items can be sold. Baka namang problema kayo sa pagbubunutan ng pera. Baka dyan sa bahay nyo, tahanan nyo o pagmamayari nyo, meron mga nakatiwangwang na pwede nyo namang i-dispose na. Not necessarily itapon, but i-liquidate, gawing pera. About 10 years ago, sa Colayco Foundation, kami ni Francisco Colayco, made an informal study. 20 to 40% of things that people own in their household, 20 to 40% are not being used. May halaga po yun. So kung naghahanap tayo ng pwedeng pagkaperahan, tingnan nyo po yan. Basta 3 to 6 months na hindi nyo ginagamit, eh malamang yan ay gamit na hindi nyo talaga ginagamit. Hindi, darating ang panahon, baka gamitin ko. Baka pwedeng manghiram na lang kayo. Or buy it, rent it, at the time that you will actually use it. Okay? So, biyakin nyo po yung inyong assets, i-categorize nyo mabuti, so it can give you insights. Baka pwedeng yung pagkuhanan ng pera, kapital, kung kakailanganin nyo, for whatever legal and moral purpose. Here's a sample of how to list it down. Yung mga assets. Assets kasama personal belongings, ha? Yung mga pinagbibili yung mga damit nyo. Eh, may halaga yan kahit papano. Kung yung ukay-ukay nga, eh, merong value. Eh, di lalo na yung mga personal yung pinagbibili. Okay? So, list down the item. Lagay nyo kung magkano talaga mabibili sa inyo. I-categorize nyo you or n, used or not being used. Tapos further, ilagay nyo kung needed and or just light. Kung ito ay gusto nyo lamang. Yung liabilities, sa listahan, sino ang pinagkakautangan, balanse ng utang na kailangan bayaran, at when is it due. Okay? Ilang months na lang ang kailangan pagbayaran. May it be formal or informal. Informal yung mga kamag-anak. Pag minsan yan, no, sa mga kaibigan, payable when able. Pero wag ho natin gawing practice yun. Ang utang, dapat bayaran. Ang hiniram, dapat isauli. Ha? So, that will speak well of our character, our obligation
to meet our obligation and our responsibility of returning or paying back our loans or debts. Okay? Net worth naman, pag nakuha nyo na yung net worth, assets minus liabilities, yun ang inyong net worth. Ang magandang target, ito po, personally ginawa ko, after I was advised by Francisco J. Colaico, dapat yan dumodoble o lumalago ang iyong net worth. A good benchmark would be yung net worth dumodoble every 7 years. Kung ano yung net worth. Paano ba tumaas ang net worth? Una, bayaran mo utang mo kasi assets minus liabilities. So kung nababawasan yung liabilities, tumataas ang net worth. Pag wala ka ng utang, paano pa rin tataas ang net worth? Dagdagan mo assets mo. Kasama sa assets, your cash in bank, your hard real assets, your investments, those are part of your asset items. You can increase your net worth by paying off your loans and increasing your assets, even your investments. So if a 40-year-older started with an asset base of 8 million, liabilities of 3.6 million, pag minsan doon lang nakatingin sa liabilities, kaya stress, pressured na pressured na. Lubog ako sa utang. Ang net worth niya, 4.3 million. Now, if you are getting hold of your personal finances at you embrace the idea of doubling your net worth, at age 40 na meron kang 4.3 million, mag-set ka ngayon ng target. Pagdating ko ng 47, bago ako maging golden age, 8.6 na ang aking net worth. Pag 54 years old ako, 8.6 times 2, 17 million na dapat ang net worth ko. Bago ako mag-mandatory retirement at 63, may 34 million ako na net worth. Yung again, the net worth, bawasan ng utang. Pag nawala ang utang, dagdagan ng assets. Kasama sa assets, your investments. Kaya maaari at very possible umabot sa ganyang halaga. Being a multi-millionaire is not so impossible and should not be an unrealizable feat. That is very, very much achievable with proper financial planning and management of our personal finances. Sa personal income and expense statement naman, ito yung karaniwan tinatawag budgeting. Nakakalimutan kasi doon sa budgeting, pag minsan kinatatamaran pang gawin, yung source of money in. Kailangan po identified din yung money in sources. Tapos, i-allocate doon sa dalawang expenses, expected and unexpected. Tapos, make it a habit. Pagtsagaan nyo po. Every day na naglalabas kayo ng pera, ano yung binili nyo? Saan nyo binili? Kailan nyo binili? Paano nyo binili? Credit card ba? Cash ba? Leica gems ba? Gcash ba? Gift check ba? I-identify nyo rin po. Be active in managing your personal finances. Hindi ko po sinasabing huwag gumastos. Sinasabi ko, track and monitor your expenses. Last but not the least, na isama nyo doon sa inyong listahan. Why was it bought? Bakit nyo po binili? Kasi sale? Kasi kailangan? Kasi gagamitin sa ganito? Langyan nyo po ng detalye. Huwag kayo magtitipid sa detalye of your personal income and expense statement. Ano binili, saan binili, kailan binili, magkano binili, paano binili, at ang pinaka-importante, bakit nyo binili or ginastosan. Second, establish your financial identity or identities. Ha? Kailangan present tayo, nabanggit ko ito na noon, dapat present tayo sa financial world. Sa financial world, kailangan nyo ng bank account. Bank account. Sa financial world, ang financial identity natin, bank account. Yung previous episode natin, balikan nyo po, 3 to 5 bank accounts dapat meron kayo. Kasama na rin ang checking account. Kasama na rin doon yung kung kayo pinagkatiwalaan ng some form of credit cards, bank accounts. You should at least have 3 to 5 bank products, availing of it and patronizing and making use of it, optimizing it. Your government-issued IDs, uulit-ulitin ko lang po, yung SSS,
yung tax identification number nyo, yung passport nyo, PhilHealth, or lalo na later on kapag nagkaroon na ng national ID, make sure properly recorded at identified kayo as far as the government is concerned. Any and all transaction nyo sa mga financial institutions, sa mga government agencies, keep a good record of all your transactions. May it be just a application of something, lalo na meron kayong binayad o meron kayong nakuha, kailangan po all your transactions, informal financial institutions and government agencies or offices, keep a good record of it all. One way or the other, you will need them. Pag minsan sa situation na hindi maganda, doon natin siya kinakailangan. Kaya ngayon pa lang, habang wala o hindi pa dumarating at huwag sanang dumating agad, ang hindi ka nais-nais, the need for a record or an archive of all your transactions, gawin nyo na po natin ngayon. Okay? Third is identify possible multiple sources of income. Nabanggit natin in our previous episode, the new norm in managing personal finances. Hindi na po pwede, yung first bullet, hindi na po pwede na umaasa lang tayo sa iisang source of income, yung ating employer. Paano pag bigla siya nagsara, nalugi, epekto nitong lockdowns and quarantines? Kaya the 9-to-6 employment is not enough anymore. Remember, ito lagi kong paborito dahil dito tayo nagpapantay-pantay. Lahat tayo, mayaman, mahirap, bata, matanda, babae, lalaki, we all have the greatest equalizer, 168 hours alive in a week. By law, 8 hours of work, 5 days a week, 40-hour work week lang from our main employer. Tapos magpapahinga tayo, sabi ng mga nasa field of medicine, sana makatulog tayo 8 hours a day. 8 hours times 7, 56. So kung ibabawas na natin yung 168 hours, pare-pareho tayo na merong 168 hours, ibawas na natin yung nagtatrabaho tayong 40 hours a week, kung meron pa tayong trabaho, magpasalamat tayo sa Panginoon, matulog na tayo ng 56 hours a week or 8 hours a day, meron pa tayong natitira na 72 hours that we are alive and awake. Of course, ginagamit natin yan to the other aspects of our life. Sa pamilya, socialization, pag-exercise, ang ating pagsasamba. But, kunin lang natin yung kalahati. About 30 hours. Wala pang kalahati nung extra 72 hours that we are alive and awake. 30 hours. Kung 100 pesos an hour lang yon na mahanapan natin ng additional source of income, kaya wag niyo pong mamatahin o malilitan. Ang liit naman ang kikitain ko rito, wag ko na lang gawin na sideline o part-time. Eh yung 30 hours of the 72 extra hours niyo at 100 pesos, 3,000 pesos a week na yon, or 12,000 pesos a month. Ilang beses tayong nangailangan, kinapos, naghahanap ng 10,000 pataas. Okay? So, time equates to money. Kung mas mataas ang inyong multiplier, 200 pesos, 300 pesos per hour, wow, that's 9,000 a week. 36,000 a month of extra income. Kailangan po, kailangan meron na kayong extra income. Eh kung yung mga nasa Amerika, common kwento na mga kamag-anak natin, kaibigan natin. Nagtatrabaho sila sa opisina sa umaga, magpa-part-time sa hapon hanggang gabi. Pag early evening up to late evening, magpa-valet parking. Dalawa, tatlo na trabaho sa isang manggagawa sa Amerika is not so uncommon. It is actually very common. Lalo na tayo mga nagmamigrate o yung mga nagmamigrate sa ibang developed countries. They have multiple sources of income. It's not an option. It's not a choice. It's a must. Ganun din sana tayo dito. Huwag nating sayangin yung 72 hours na binibigay pa sa atin na buhay at gising tayo. Of course, your best bets
to have additional income, get into entrepreneurial activity. Kaya nga yung first episode natin, we had Paulo Tibig. Balikan niyo po yun kung hindi niyo napanood. Yung business insights or possible businesses that can flourish in year 2021. We discussed there last week, last episode lang, dito sa PeaceAbilitiesCBRC.tv, 10 possible businesses that can flourish, may flourish in 2021. That's our best bet lagi, entrepreneurial activity. And yung pangalawa, na ako mismo, na experience ko po, sinubukan ko at para matest at kasalukuyan ginagawa pa rin, are online related ways to earn income. Itong Upwork, Outsourcely, Freelancer, ako po mismo tiningnan ko po yung mga tatlo na yan. These are foreign-based websites that can provide you online jobs, tasks that they will pay you once ma-meet mo. They do not ask if you're college graduate. They do not ask ano ang estado mo nung ikaw nag-aaral or what your job experience is. Ang mga tinanong po nila, are you skilled? Are you equipped with a computer? Are you connected with an internet? Yan lang po ang tinanong sa akin. And yung isang actual experience ko, $5 per hour. So 4 hours, $20 for 4 hours. 4 hours, 5 days a week, that's about $100 or 5,000 pesos. 5,000 pesos times 4 weeks in a month is an extra 20,000 pesos. Sa totoo lang, it did not take me 20 hours a week to finish the task. I was even able to do it at half the time, but they paid me equal to what was agreed because I was skilled, equipped, and connected. So, kung kayo po ay ganyan, meron kayong ganyan, wag lang yung tungkol sa mga paglalaro, gaming, ang pwede nating gawin. Online jobs. Yung mga nakasulat po, yan ay mga Philippine-based. Online jobs, outsource, remote staff, virtual staff finder, field team finder, 51Talk. 51Talk, nakakita po ako ng isang kakilala ko, is into that. English tutoring po yan. Hindi kailangan English teacher kayo. Marunong lang kayo mag-converse in English. Meron kayong kausap na Chinese, Japanese, German. Kasi the way to learn a language daw is by communicating the usual, common, regular exchange of communication. Yun lang ang gagawin, makikipagkwentuhan online. Natututo na of the language of their choice, which is English. Diyan sa 51Talk, ang dami po dyan. Pag minsan nakikita ko sa coffee shop, naka-headset sila. And habang naghihintay or yung downtime nila, pagkatapos nila ng trabaho, 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., nandun sa coffee shop, kumukuha, nakikikuha ng internet, tapos mag-English tutoring online na sila through 51Talk. Virtual co-worker, pardon the misspelling, and home jobs. I-google nyo po yung mga yan. Hindi po madali makakuha ng virtual job. Hindi po madali. Pinagtatrabahuhan po yan. Dun sa paghahanap pa lang, pag-sourcing pa lang, kailangan meron na tayong tiyaga.